Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So ngayong araw may i-re-repair tayong 32 inches na smart TV. Ang brand nito ay TCL, tapos meron siyang model number na LED-32D-2930. Ang problema ng unit na i-re-repair natin ngayon guys ay may sound ito kaso wala kang nakikitang image sa screen. So makikita nyo lang yung image pag gagamit kayo ng kahit anong ilaw ng cellphone nyo or flashlight, tapos itututok nyo dun sa mismong screen. So gaya ng nakikita nyo, yung camera ng cellphone ko ay may flashlight, so yun, nakikita nyo may image dun siya sa loob. Ang problema niya ay wala siyang backlight. So ito yung susubukan nating i-repair ngayong araw. As you can see guys, nabuksan ko na yung unit. So pasensya na kung hindi ko nakuna ng video yung pagsukat ko ng boltahe doon sa motherboard. So sinukatan ko yung motherboard, may nakuha naman akong supply doon na I think 72 or 78, something like that. Kaya ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng LED kasi na-confirm na natin na buo naman yung supply. Pero ba't ayaw umilaw ng ano, ng unit o ng backlight. So confirm natin na may mga pundi talaga na ilaw doon. Kaya papalitan natin siya ng LED backlight. Sa pagtanggal ng panel guys, doble ingat lang tayo kasi konting pagkakamali lang natin, pwede nating masira or mabasag yung LCD ng TV. So mas malaking problema yon pag nangyari. Ito nga pala guys yung original na backlight niya. So ang problema ko dito, wala akong makitang same model o same backlight na kagaya nito sa online. Nag-search na kasi ako sa online para mag-order, kaso wala akong makitang ganyan. So, ang second option ko guys, nag-order na lang ako ng mga LED na hiwalay. So, ang gagawin ko, i-wiring ko na lang, magkukunik ako ng mga wire para mapagdugtong-dugtong sila. So, ang ginagawa ko dito, minamarking ko yung kung saan ako tatapat. Kasi, yung gaya nga ng sinabi ko kanina, yung LED na nabili ko, putol-putol, mag-wiring ako. Kaya ang ginawa ko dito, yung original, nilagay ko muna pansamantala, tapos kumuha ako ng marker. Nag-mark ako ng kung saan tatama yung mga LED para pag nilagay ko yung mga parts para dun sa LED, dun sa butas, sakto siya. Ito nga pala yung mga LED na nabili ko online. So, gaya ng sinabi ko kanina, putol-putol yan, hindi yan buo na katulad doon sa original. So, kayo pa mismo yung magwa-wiring. Pero madali lang naman yung pag-wiring niyan guys, naka-series lang yan. So, yung LED na nakalagay dito, yung original na nakalagay, ay 12 pieces. So, papalitan din natin siya, 12 pieces. Sa pag-order pala ng LED guys, make sure lang na tamang boltahe yung i-order nyo online. Kasi hindi porke magpapalit kayo ng LED, yun na yun. So may mga voltage kasi yan guys, like 3 volts, 6 volts or 9 volts. Hindi ko alam kung may 12 volts pa. Pero itong mga LED na ipapalit ko, ang boltahe nyan ay 6 volts kada isa. So sinukat ko na kasi yung ano, yung original na LED dati na nakakabit doon, 6 volts yun. So hindi naman kasi lahat yun na pundi. So yung ilan lang doon, siguro mga 5 piraso na pundi yung 5. So hindi naman natin kasi pwedeng palitan lang yung kung ano yung nasira. So katagalan kung yung papalitan lang natin yung mga napundi, yung bago, so bago siya, tapos katagalan syempre mapupundi na rin yung mga luma doon. So mas maganda palitan natin lahat.
So yan, bago tayo mag-wirings guys, lagyan muna natin ng soldering lead yung mga paan ng LED na pagdidikitan natin ng wire. Madali lang naman yung pag-wirings nito guys. So naka-series lang naman ito, hindi to naka-parallel. So yung 12 pieces na LED, series lang yan. So yung positive supply, papunta dun sa positive supply ng isang LED. Tapos yung kabilang paan naman ng LED which is negative, papunta naman dun sa positive side ng isa pang LED. Tapos so on and so forth kayo hanggang mabuo nyo yung 12 pieces na yan. Tapos ang kakalalabasan yan guys, pinakadulo doon, negative. Hindi naman kayo malilito sa pag-wirings ng LED guys, kasi yung mismong LED mayroon yang ano, mayroong nakamarking dyan na positive tsaka negative. So hindi kayo malilito dyan. Bago nyo pala ikabit yung wire na nagsusupply doon sa LED guys, make sure nyo lang na tama yung pag-wirings nyo. Kung hanggat maaari guys, i-double check nyo yung mga winirings nyo. Tapos bago nyo ikabit doon sa board para iwas diskrasya tayo. So yan guys, nung kinabit ko itong cover ng LED, so kung napansin nyo, sakto naman yung butas doon sa LED. So ganun lang gawin nyo guys sa susunod. Kung halimbawang maka-encounter kayo ng ganito na wala kayong ma-order na same parts sa online, tapos ganitong LED yung na-order nyo, mag-marking lang kayo, kunin nyo yung original. Tapos mag-marking lang kayo para sakto siya guys, hindi na kayo mag-adjust, para sure na yung pagkadikit nyo doon sa LED. Kasi medyo matigas yung adhesive pag binaklas nyo pa siya, nakadikit na kasi siya doon sa metal. So yan, testing tayo guys. So pag on ko ng remote, nakita ko agad na may ilaw na dito sa likod. So ibig sabihin yan guys, okay na yung ating backlight. So yun, kung nakita nyo, nakita natin yung TCL na logo. Tapos yun, kaso no signal siya. So yun lang, ganun lang kasimple mag wirings guys. Kung wala kayong available na parts, ganun lang, nakaseries lang naman yan eh. Make sure nyo lang na kung ilang volts ba yung original, ganun din dapat yung ikabit nyo. So siguro hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. So kung may natutunan ka sa video ko, huwag mo namang kalimutang i-like, share and subscribe yung channel ko para updated ka sa mga future videos na i-upload ko.